Kamusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc Channel. Ako si Dr. Erdi at isa akong cardiologist at electrophysiologist or arrhythmia specialist. Ibig sabihin nun, ang specialization ko ay ang mga pasyente na may abnormal na tibok ng puso. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa madalas nating pwedeng makita, yon ay ang tinatawag na sleep apnea. At ito ay isang sleep breathing disorder o ang abnormalidad ay nasa paghinga pag natutulog ang isang tao. So kung gusto nyong malaman kung paano ito nakukuha, ang mga posibleng sintomas at kung anong pwede natin gawin sa ating bahay para ito ay maiwasan, tara samahan nyo ako sa video na ito. Ang sleep apnea, ang iba ang tawag ay obstructive sleep apnea na isang uri nito, ay kabilang sa mga tinatawag na sleep disorder at sleep breathing disorder. Hindi ito bangungot by the way. Hindi ito abnormalidad sa tibok ng puso, kundi ang main abnormality ay ang sa paghinga. Ang mga pasyenteng may obstructive sleep apnea or simply sleep apnea ay nagkakaroon ng pagtigil sa kanilang paghinga habang sila ay natutulog at yon ay ang medical term doon ay ang tinatawag naming apnea. Yung hypopnea, ibig sabihin bumababaw ng labis ang kanilang paghinga. At sa mga pagkakataon na tumitigil ang kanilang paghinga, ang kanilang oxygen saturation sa kanilang dugo o yung level ng oxygen sa kanilang dugo ay labis na bumababa. Normally, ang ating oxygen saturation, pag kinukuha natin dun sa pulse oximeter, ay 95% and above. Sa kanila, ito ay pwedeng bumaba ng less than 80%. Ang mga ibang pasyente ay pwedeng ang mangasul or parang nangingitim habang tumitigil ang kanilang paghinga. Ang sleep apnea ay mas nakikita sa mga taong medyo mabibigat or meron silang obesity. Yung mga tao din na maiiksi ang kanilang mga leeg or kaya yung makakapal or sinatawag na thick neck ay mas madalas ang sila ay magkaroon ng apnea. Sa mga pasyente din na may history ng sleep apnea sa mga kanilang kamag-anak, ay mas mataas ang tsansa na magkaroon din sila nito. Isa kasi sa mga reason ay ang pagkakaroon ng mas makited or narrower na tinatawag na airway o yung daanan ng hangin. By the way, kaya nagkakaroon ng pagtigil ng paghinga ang isang tao na may apnea kasi habang siya ay natutulog ay sobrang nare-relax ang mga soft tissues o yung kalamnan doon sa paligid ng daanan ng hangin at ito ay nagko-collapse at sumasara. Ang isa pang dahilan ay ang pag-obstruct or pagbabara ng tang or ng dila doon sa daanan ng hangin or sa airway ng isang tao na may sleep apnea. Ang mga lalaki din ay mas mataas ang risk or tsansa na magkaroon ng sleep apnea kumpara sa mga babae. In fact, ang mga lalaki ay 3 beses ang tsansa na pwede sila magkaroon ng sleep apnea kumpara sa mga babae. Habang tayo din ay umiidad, mas tumataas ang tsansa din na magkaroon tayo ng sleep apnea. Pero alam nyo ba, marami rin akong pasyente na bata pa lang ay mayroon na silang sleep apnea. Yung mga bata, particularly, na malalaki ang kanilang mga tonsils, sila din ay pwede magkaroon ng pagbabara sa daanan ng hangin na pwede magkaroon sila ng sleep apnea habang sila ay natutulog. Yung mga madalas uminom ng alak, lalo na yung mga umiinom ng alak para makatulog sa gabi, ay mataas din ang tsansa na magkaroon sila ng sleep apnea. Paano ba natin malalaman kung tayo ay meron ito o meron tayong mga kamag-anak na merong sleep apnea? Ang pinakamadalas na simptomas nito ay ang malakas na paghihilik. I'm sure nakarinig na kayo ng hilik na sobrang lakas eh hindi na kayo halos makatulog. Yung mga pasyente na yon ay posibleng meron silang sleep apnea. Kung ang pattern ng paghihilik nila ay biglang tumitigil at kung sila ay inyong maobserbahan, sila ay tumitigil yung paghinga, yung parang biglang titigil, sila din ay posibleng may sleep apnea. Yung sometimes bigla na lang magigising sa gabi kasi parang hirap na hirap huminga, yung naninikip yung dibdib, pwede rin itong simptomas. Yung gumigising sa umaga na sobrang tuyo yung kanilang bibig at lalamunan ay isa din sa mga simptomas ng mga pasyenteng may sleep apnea. Pwede rin yung gumigising sa umaga na masakit yung ulo. Ang dahilan nun, kasi nga pag bumababa ang oxygen dahil sa pagtigil ng paghinga, syempre nahihirapan ng ating utak at yon ang nagiging sanhi ng pagsakit ng ulo. Yung mga pasyente na natutulog naman, like for example, 8 hours naman yung tulog nila, pero pag gising nila sa umaga, parang silang pagod at parang hindi nakatulog,
isa rin yan sa mga simptomas ng sleep apnea. O kaya naman, yung okay naman yung tulog nila sa gabi, pero sa umaga, maupo lang at masandal lang, ay makakatulog ka agad, baka yung pasyente na yon ay meron ding sleep apnea. Unfortunately, ang sleep apnea ay pwede magkaroon ng komplikasyon, especially sa ating puso. Kaya nga, di ba yung sinasabi nila dati, naku, yung pag malakas maghilik, pwede magkaroon siya ng sakit sa puso, or in fact, pwede na siyang may sakit sa puso. Kasi ang puso natin ay dapat natutulog din at nagpapahinga habang tayo ay natutulog. Huwag kayong mag-alala, hindi titigil ang tibok ng puso pag ito ay matutulog, pero ito ay babagal. Hindi masama na ang tibok ng puso at pwede itong normal lang na ito ay bumaba sa around 40 or 40 pag ang isang tao ay natutulog kasi ang puso natin ay kailangan din magpahinga. Kung ang isang pasyente ay may sleep apnea, ang kanyang puso ay hindi nakakapagpahinga. Dahil nga syempre, pag tumigil ang paghinga, may hirapan ang puso dahil bababa ang oxygen at ito ay titibok ng mas matulid. Sa nakikita namin sa mga monitoring ng patients na mayroong sleep apnea, bukod sa pagbaba ng kanilang oxygen ay pwedeng labis na bumagal or labis na tumulin ang tibok ng kanilang puso sa mga episodes na meron silang mga apnea. Ang isang pasyente na may sleep apnea ay mas mataas ang tsansa na magkaroon ng high blood or hypertension at ito ay napatunayan na sa mga studies. Pwede rin sila magkaroon ng mga abnormal heartbeat. At alam nyo ba ngayon, tinatanong ko ang mga pasyente na may atrial fibrillation kung posibilidad na mga simptomas nila ay galing din sa sleep apnea kasi ang mga pasyenteng may sleep apnea ay mas mataas ang chance na magkaroon ng atrial fibrillation o yung isang matulin at irregular na heartbeat. Pwede rin silang magkaroon ng tinatawag naming pagbagal ng tibok ng puso dahil sa heart block. May mga pasyente na rin akong nakita na meron silang heart block o nagkakaroon ng problema yung relay station ng kanilang puso at hindi na didistribute na maganda yung kuryente dahil sila ay may sleep apnea. Ang kagandahan doon, pag nagamot ang kanilang sleep apnea, yung ibang pasyente, bumababa ang kanilang blood pressure, nagiging regular, at nawawala ang abnormalities nila sa tibok ng puso. Ang mga pasyenteng may sleep apnea ay pwede rin magkaroon ng diabetes later on pag hindi ito nagamot. Kasi ang sleep apnea mismo ay nakakataas ng tinatawag na insulin resistance at yon ang nagdudulot na pwede sila magkaroon ng diabetes. Aside from that, yung mga pasyenteng may sleep apnea, madali silang mapagod sa umaga or may tinatawag silang daytime fatigue. Ibig sabihin, okay naman, nakapahinga sila pero lagi silang pagod. And worse, may mga nakakatulog kahit sila ay nagmamaneho dahil sa sleep apnea. At may mga reports na nagkaroon nga in fact ng accidents kasi nakatulog sila behind the wheels. So importante na malaman natin na tayo ay may sleep apnea at dahil pwede itong magamot. Doon tayo sa gamutan na pwede nating gawin sa bahay. Unang-una ay risk factor niyan ay ang mabigat na timbang. So sa mga pasyenteng may sleep apnea, importante na tayo ay magkaroon ng goal na mabawasan ang ating timbang, habulin natin ang tinatawag nating ideal body weight para sa ating tangkad or para sa ating height. Pangalawa, iwasan natin ang pag-inom ng alcohol, lalo na yung mga umiinom ng alak bago sila matulog. Kasi uulitin ko, tulad na nasabi ko kanina, ang pag-inom ng alak ay nakakataas ng chance na magkaroon ng sleep apnea. So kung kayo ay meron ng sleep apnea, lalo itong lalala pag kayo ay inom ng alak bago kayo matulog. Ang pangatlo ay pwede namang matulog on our side, ibig sabihin yung nakatagilid. Maraming tao ang nagkakaroon ng relief or hindi sila masyadong humihilek pag sila ay nakatagilid. Yung nakahiga ng flat ay mas mataas ang tsansa na magkaroon ng sleep apnea habang sila ay natutulog. Mayroon din ngayon mga tinatawag na mga oral appliances o yung nilalagay sa bibig. Ang purpose nun ay para maiwasan ang pagbagsak ng dila doon sa daanan ng hangin para hindi ito magkaroon ng obstruction or pagbabara. Meron itong mga nabibili online, pero importante pa rin na ipakita ninyo ito sa inyong mga doktor upang mas malaman ninyo ang tamang gamit nito. Kung ito ay inyong nang nagawa o sa tingin ninyo ay malala ang inyong sleep apnea dahil mayroon na kayong hypertension or irregularity sa heartbeat, mas mainam na makapagpatingin kayo sa isang doktor upang kayo ay magawa ng mga special test. Ano ba yung mga special test na to? Yun ay tinatawag namin mga sleep studies or polysomnography. Yon ay papatulugin kayo sa laboratory at imo-monitor ang inyong paghinga,
ang inyong oxygen saturation, ang inyong heartbeat at ang inyong blood pressure habang kayo ay natutulog, at doon ay madadiagnose kayo kung meron nga kayong sleep apnea or hindi. Bukod doon sa diagnosis, masasabi nito ang severity, kung ito ay mild lang or severe. Base din sa sleep studies, mabibigyan kayo ng tamang gamot. Yun ay ang mga ngayon, yung mga CPAP or continuous positive airway pressure breathing, o kaya yung BiPAP ngayon, marami ng mga advanced na mga equipments na pwedeng gawin. Maraming mga patients, nagkakaroon sila ng agam-agam or anxiety na baka mahirap gamitin ang mga equipments na to. You know, to tell you honestly, yung mga patients ko na nagkaroon sila ng sleep studies, na ngayon ay gumagamit sila ng CPAP, sila mismo ang nagsasabi na hindi na sila nakakatulog ng maayos kung wala silang CPAP. At mas gusto nilang, in fact nga, dalhin yon kahit saang lugar kung saan sila magpunta, kasi maganda talaga ang pakiramdam nila pag sila ay gumagamit nito. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. At kung hindi naman masyadong abala para sa inyo, please consider subscribing to this channel. I-share nyo na rin at i-like ang video. Marami din akong mga ibang videos na nagawa na tungkol sa heartbeat abnormalities. And please check them out. I will see you next time.